Mag-iisang buwan na ang barikada ng mga katutubong Ifugao sa Barangay Didipio, Bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya. Layon nitong ipatigil ang operasyon ng isa sa pinakamalaking gold and copper mine sa bansa na pinatatakbo ng Australian-Canadian Mining Company na Oceana Gold. Tinayo namin ang barikada sapagkat sa kagustuhan namin na palayasin na ang Oceana Gold kasi expired na ang FTAA nila and then sa ngayon ongoing pa rin. So illegal talaga sila. Nag-expire na noong June 20 ang Financial and Technical Assistance Agreement o FTAA ng Oceana Gold. Ibig sabihin, nagmimina ito ng walang kontrata mula sa gobyerno. Kaya naman araw-gabi, umulan man o umaraw, bantay sarado ng mga residente ang minahan. Isang dating bundok na pinatag at hinukay ang kinatatayuan ngayon ng Didipio Open Pit Mine. Ang mga kabundukan sa paligid nito ay siya rin kinalbo para sa iba't ibang operasyon ng mina. Kabilang dito ang pagtatayo ng Mine Tailings Dam, isang malawak na imbakan ng toxic waste ng kumpanya. Ito kasing tailings dam, kung kaya't ito yung number one na isa naming problema dito. Kasi dito lahat nakaimbak yung mga chemicals na ginagamit nila doon sa milling plant. Na time will come, kami rin ang magsasuffer kasi contaminated ito talaga. Pag malakas talaga ang ulan, yung mga bagyo talagang nagbubuhos sila papunta doon sa ilog. Ayon pa sa pag-aaral ng provincial government ng Nueva Vizcaya, ang antas ng copper sa Didipio River ay masyado ng mataas. Hindi na ito magamit sa irigasyon at nakakalason. Isa pa sa mga epekto ng pagmimina ay ang pagkaubos ng groundwater. Sinisipsip ng minahan ang pinagkukunan ng tubig ng mga magsasaka. Kasi noon na hindi nag-umpisa ng operasyon, kahit hindi namin lagyan ng artificial na fertilizer, maraming ani na aming kinukuha doon. Pero ngayon na wala ng tubig, talagang hindi kami nag-operate na ng sakahan kasi walang silbi. Ang dati-dati noon eh maganda dahil pa steady yung tubig dito. Pero ngayon na may nag-open pit na yung Oceana Gold, lumiit yung tubig na irrigation kaya natuyuan yung irrigation ng naka-irrigation kanal doon, hindi na natatamnan. Inireklamo rin ng mga residente ng Didipio ang epekto sa kanilang kalusugan at kaligtasan ng blasting at iba pang operasyon ng kumpanya. Kung malakas yung blasting kasi, kung minsan parang lumilindol itong bahay namin. Natatakot yung mga bata. Merong pa yata yung bahay, yung semento doon sa bahay na nakrak-rak, ganun. Nagdulot man ng empleyo ang minahan, naging sanhi rin ito ng pagkawatak-watak ng komunidad at maging ng mga pamilya. Ang dating payapa at nagkakaisang pamayanan, nahati sa dalawang kampo. Na-divide na yung mga tao, kanya-kanya na lang. Yun ang dulot ng Oceana Gold. Anong mga benefits na makukuha namin? Yung mga hospital na nakatiwangwang, yung mga gymnasium na sinasabi nila sa commitment nila na para sa pangkaramihan, yung water system. Lahat yun importante sa lalong-lalo yung water system, pero hanggang ngayon hindi sila compliant. Pinaninindigan ng Oceana Gold na binigyan sila ng pahintulot ng Mines and Geosciences Bureau na mag-operate kahit na walang kontrata. Ngunit mismo ang Regional Trial Court, kinatigan ang utos ng provincial government na itigil ang operasyon ng minahan. Tanging ang Office of the President ang may kapangyarihang i-renew o ikansela ang FTAA ng isang dayuhang kumpanya. Umaapela kay Pangulong Duterte ang mga katutubo at anti-mining advocates. This town is the citrus capital of the Philippines kasi we are producing the best citrus. Andito yun. So pati sila maaapektuhan. Sayang naman. Kaya makikiusap kami kay Presidente. Hopefully, yung audience naging meeting ni Governor with Secretary Simatu
doon sa mismong DENRO office niya sa Manila, sana magbunga ng maganda. Sa ngayon, isa lamang ang nakatitiyak. Hanggat may minahan, may paglaban din mula sa mga mamamayan ng Kasibu at sa susunod na apektadong henerasyon. Ilang-ilang Kihano at King Katoy para sa Alam. Bye!